During my time na nagvo-volunteer, kung saan-saan ako nakarating na bayan sa Laguna na hindi ko akalain na mapupuntahan ko. And then, ngayon, eto, sa Australia, and then mga unexpected places that I've been in here. So yun, pinakang nagawa ko nung naging nurse ako, nung sumisweldo na ako ng medyo malaki, is nakapag-travel. Yun, nakapag-travel ako. Yun lang. Nila siguro yung pinaka. Nakapunta ako sa mga iba't ibang lugar na hindi ko in-expect na pupuntahan ko. Unang-una, nakapunta ako sa Libya as a nurse also. Then, ito yung pinaka-the best is yung kung nasan ako ngayon. Nakakapunta ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Pa Luzon hanggang Mindanao, napuntahan ko na. Hindi naman lahat, pero madami na din dahil sa surgical mission, dahil sa World Surgical Foundation Philippines. The best thing na nagawa ko is nakilala ko yung mga the best doctors and nurses all over, hindi naman Philippines, more on here, Manila. Pero at least nakilala ko sila at nakakasama ko sila during our missions. Medyo wala pa akong nata-travel or nagagawa sa mga panahon ito dahil almost nung na-hire ako as a nurse sa PCHI, medyo dumating na itong COVID-19 pandemic. But I'm still thankful and grateful sa lahat ng blessings and earnings na nareceive ko coming from there, because my family is having the most comfortable life ngayon, and I am earning good compensation with my PCHI family, and I think that is still good enough. Yung travel, dadating at dadating naman yan kung kailan natin gusto eh. Yun, every time na may mga medical missions tapos may mga nag-i-invite, yun, sumasama ako para sa ano lang din, kumbaga tulong mo na din dun sa mga tao. Nakapag-travel ako sa Asia, isa sa mga dalawang Asian country nakapag-travel ako. So that was, I've been in Hong Kong and I've been in Macau for recreational purpose only. And nakarating din ako sa Doha, Qatar. I already visited Doha, Qatar. I visited my sister there, working there. I visited also in United Arab Emirates, the 7 Emirates I visited, because that time, yung working place ko is malapit lang sa United Arab Emirates. So, border lang siya. So, nakaka-travel ako. Even kapag kami off-duty ako, nakakapag-travel ako. So, yung 7 Emirates, na-visit ko na siya. Nakauwi ako ng Pilipinas. Pagkatapos nun, pumunta kami ng girlfriend ko sa Thailand. Mga nagawa, syempre, nakapunta lang ng kahit papaano, unti-unti, may nakakabili akong laptop, nakabili akong kama, so hindi na masama. May mga laruan pa, ayan. Ayun nga, dahil sa nursing, di ba, na-widen na yung knowledge ko sa about sa medical field, so I was able to help people, to advise them kung ano ba yung dapat nilang gawin or pwede nilang puntahan pag may mga problema sila. At sila na mismo yung tatanong sa akin, malapit sa akin. And more on, more thorough na yung pag-alala ko sa family ko. Also, dahil nga nito na ako as a nurse, I was able na rin na makapag-financially, I was able to donate to sa mga nangangailangan, and I was able to support my family. Nung nasa Pinas ako, hindi ako nakapag-travel within the Philippines, malalayo, like Palawan, Boracay. Kasi late nga ng sweldo namin, hindi rin ako nakapunta ng ibang bansa kasi kahit gusto ko, kasi nga ang liit ng sweldo namin. Pero nung nagpunta na ako sa UK, alam ko na magagawa ko na to. Ang napuntahan ko palang bansa is yun, Ireland, kasi doon kami nag-exam para sa OSCE. Tapos, para maging registered nurse kami, tapos yun, dito sa United Kingdom. Sa Pilipinas, marami ako nagawa, syempre. Every after shift namin, talagang it's either po magiinuman kami ng mga barkada ko, tapos earning new friends, ganyan. Yun yung highlight ng pagiging nurse ko sa Pilipinas. Talagang sobrang saya. Talagang araw-araw party. Tapos nung pumunta naman ako dito, well, hindi maiiwasan yung araw-araw party, pero syempre trabaho. Na-enjoy ko dito sa life ko dito sa UK
syempre madami ako na-develop skills ko sa pagluluto. Sa Pilipinas kasi ang hirap magluto, lalo na kung wala kang pera, wala kang lulutuin. So dito, syempre may pera ka, tapos kailangan mong kumain. Grocery ka lang ng grocery, lahat ng putahe pwede mong gawin, basta gusto mo. Tapos, ano pa ba, napuntahan, wala naman masyado, pero I make it up, hindi pa naman kasi ako lumalabas ng bansa eh. Kasi most, ang trip kasi ng mga tao dito, lalo na pag mga Pinoy, nag-Euro trip. Ako kasi I make it a point na explore ko muna yung buong UK. Nalibot ko na yung ano, yung apat na corners ng ano, ng UK, north, south, east, west. Sa loob ng isang taon, madami akong napuntahan. Pero mainly concert lang talaga. Lahat ng mga paboritong artist na puntahan ko. Ang hindi ko lang napuntahan eh, siguro Fall Out Boy. Maroon 5, medyo mahal kasi. Parati kasi pag manood ako ng concert, gusto ko nasa unahan. Tapos kung vi-visit nyo yung, ano, yung Instagram ko, yun lang makikita nyo. Walang kakaibang mga photos na kung ano-ano, puro videos, puro concert lang makikita nyo dun. Which is yun talaga yung ano, yun talaga yung naging aim ko sa pagpunta ko dito. Dito sa UK, mas mabilis ang internet kumpara mo sa Pilipinas. I'm one of those people that I really don't value traveling. But then again, I do have my own ways of enjoying my free time. So, mabilis ang internet. Therefore, nagagawa ko ng content. I tend to make some fun stuff with my free time, doing some content. And I do streaming on my free time as a nurse, so to speak. So, ganun. And I really enjoy that part of my routine so far. As a gaming content creator. Okay? So, dahil sa aking job, work dito, I get to go to places I've never been before. Like, in Europe alone. So, nakapunta naman ako sa ibang lugar apart from London. Which is, I think, it's the reward for yourself. Kasi, you get to go places, na-enjoy mo yung ibang culture, ibang food, different mga magagandang places. Like, I've been to first Paris, next is Amsterdam, Switzerland, ano ba? Parang tatlo pa lang naman napuntahan ko. So, I'm planning to get to other places soon, as soon as this COVID is finished. I'm very thankful na nag-nurse ako. I mean, na pinush ko yung pagiging nurse ko. Kasi ngayon, nakapag-travel naman ako sa Malaysia. Always Malaysia. Around Southeast Asia. Vietnam, Singapore. Pabalik-balik ako ng Pilipinas. Binigot ako ng Pilipinas. How many times na ako nakapunta ng Bora. Parang ganun. And then, nakapunta ako ng Taiwan. Salamat sa Diyos. Nakapagpundar ako ng sarili kong lupa. Thank you so much, Brunei. Thank you so much sa aking parents, kay God, at nakapagpundar ako ng mga bagay-bagay. At yes, especially I have car here. Malapit ko na siyang matapos bayaran. And thank you, Lord.